Guys, good morning, good morning. Good morning. Nakaanap na naman po ako ng trabaho para sa inyo. Janitor na naman. Janitor na naman, marami ang janitor. Alam ko nakagawa na ako ng isang janitor na content, di ba? Masusundan po yan, naman ang masusundan. Kasi maraming janitor na naghanap dito. Sa mga factory worker po, pasensya na po kayo. Wala kasi akong makita ng factory worker. Kasi wala namang malalaking kumpanya dito sa Canada. Kasi gawa ng ano, maunti lang ang tao dito. At saka dulyar ang pasahod. Mahal kasi ang pasahod, kaya hindi nila kailangan kumuha ng maraming tao sa isang pabrika. At saka pansinin nyo yung mga malaking pabrika nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, nasa ano, yung mga maliliit ang pasahod, di ba? Dito wala. Wala akong makita sa job bank ng factory worker. Janitor po, $23.76 per oras, 950 pesos sa pair natin niya sa Pilipinas. Ang education niya, no degree. Pero dapat nakapag ano kayo, high school graduate. High school graduate man lang, para siyempre pagka in-interview kayo, English yun eh. At saka ang experience naman, hindi kailangan ng experience po. Well trained ang nakalagay. Kaya willing daw sila magturo kahit walang experience, basta well trained. Tuturuan daw kayo. Pero mas maganda guys kung may experience kayo. Pero pag may sinulat kayong experience nyo, tuturuan ko kayo guys ha, sa paggawa ng resume ninyo. Halimbawa, nagtrabaho kayo sa isang kumpanya, huwag nyo isusulat na production operator lang. Kailangan isusulat nyo rin kung anong ginagawa nyo bilang isang production operator. Yun po. Guys ha, gets nyo po ako? Halimbawa, production operator from 2006 to 2019. Anong ginagawa mo doon? Anong ginagawa mo sa production operator? Ano bang ginagawa ng isang production operator? Ganun po. Huwag ko kayong magsusulat ng production operator lang. Hindi pwede yun. Kailangan kumpleto para ma-impress nyo po yung employer na kukuha po sa inyo. Yun ang mga diskarte po para madali po kayong matanggap. Tapos, ang isang araw nyo, sasahod po kayo ng 7,603 pesos one day. Sa isang buwan, sasahod kayo ng 152,064. Pero may tax pa yun. Huwag nyo kakalimutan lagi ang tax kasi lahat naman may tax. Pero hindi nyo, hindi, konti lang naman tax dito. Sa Alberta to guys ha. At saka yung tax, walang problema sa tax kasi yan nare-refund. Taon-taon nare-refund yung tax. Nare-refund dito yung tax. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, minsan magbabayad ka pa ng tax. Nasubukan ko dyan sa Pilipinas eh, nagbayad pa ako ng tax, payable pa eh. Eh dito, taon-taon meron kang tax, tax refund. Kaya walang problema sa tax. Huwag kayong matakot. Yan na guys, janitor. Ang email address ilalagay ko sa ano, sa video na ito. No age limit. Babae o lalaki, pwede. Guys, yan na. Babae o lalaki, pwede. No age limit. So, yun lamang guys. Maraming maraming salamat and good luck.